Ayan guys, welcome again sa channel natin. And today, pag-aaralan natin yung kasunod, no, nung pinag-aaralan natin last time. Last time, nag-aaral tayo kung paano madi-discover yung mga open ports. Lahat ng ports na 1 to 65,500, sa TCP, sa UDP, and yung specific port. Ngayon, pag-aaralan naman natin yung mga common ports. So, kasi once na, okay, nalaman mo na kung ano yung mga open na ports. Ngayon, sa sobrang dami ng mga ports na nakita natin last time, ano dun yung uunahin natin? So, dapat meron tayong strategy na kung ano yung dapat unahin na mas vulnerable or mas possible na mas mapabilis yung pag-hack natin. Kasi if ever na wala tayong ganitong klaseng strategy, then probably magtatagal tayo. Okay? So, kailangan natin ng mas mabilis na strategy para mas makapasok tayo ng mas mabilis dun sa machine. So, paano yun? So, kailangan nating malaman yung mga common ports. And mostly, itong mga common ports nito is mas madalas na ginagamit is, and mas madalas, mas marami silang mga vulnerability. Kaya mas maganda, dito tayo mag-focus first before dun sa mga unfamiliar port. Okay? So, ano-ano nga ba itong mga common ports? So, malalaman natin yan dito. So, dito sa kali natin, no, pwede nating i-testing sa sarili nating IP address, no. So, nmap 127.0.0.1. Itong IP address na to is tayo lang din yan. So, itatry lang natin yung pagpapalabas ng mga common na ports. So, for example, top 10 ports ang gusto mong makita. So, top ports, then yung top 10. So, 10 yung ilalagay natin kasi top 10 na common ports yung gusto natin makita. Then, enter. Then, tada! Ito yung top 10 ports. And mostly, ito dapat yung isa sa mga dapat na alam ninyo kung anong gamit nila. So that, mas madali ninyong ma-hack or mas maintindihan ninyo and mas makapag-isip kayo paano nyo siya i-hack. Okay? So, first of all, syempre, kilalanin muna natin itong mga common ports. Una, ito, FTP. Ang sasabihin ko is itong mga to, itong mga services nila, hindi yung port number. Kasi mostly itong port number, ito lang yung default, pero napapalitan yan. So for example, ang default na port number ng FTP is 21. Yung 21 na yan, napapalitan yan. Pwedeng ilagay ng admin na 2121 or 20 something, 2020, mga ganon. So, napapalitan yan. Kaya ito yung sasabihin natin. Pero mostly ito yung default nila. Okay? So, para saan tong FTP? Madalas ginagamit, ang FTP stands for File Transfer Protocol. So, actually, hindi nyo naman, kaya nyo naman i-google yung mga acronym nito. Sasabihin ko na lang kung para saan sila. Ang FTP, para sa pagta-transfer ng mga file within the network or within the network or through internet. Okay? So, ayun siya, file transfer. And itong SSH, napag-usapan na to natin last time, ginagamit siya for remote connection. So, for example, nasa bahay ka, tapos yung machine is nasa office, then you can connect to that machine using SSH, which is much secure than Telnet. So, ganun din ang use ng Telnet, guys. Ang kaso nga lang, hindi encrypted yung mga data na exchange of data dito sa Telnet, unlike dito sa SSH. Kaya once halimbawa nag-login ako within the network, okay? Or nag-login ako dun sa machine, okay? Dito, tapos ang gamit ko is Telnet, then probably may kita mo within the network yung username ko at saka password once na Telnet yung ginamit ko. Kaya madalas sa halip na Telnet, ang ginagamit nila na is SSH. So bakit kasama pa rin ito sa unfamiliar, sa top 10 ports, marami pa rin gumagamit niyan. Kasi akala nila hindi sila ma-hack. Okay? So, okay. Ito naman, SMTP is for email. SMTP at saka POP3. So, itong SMTP is ginagamit for sending email. Okay? SMTP is ginagamit for sending email. Then, itong POP3 is ginagamit for receiving email. Okay? So, SMTP, sending email, POP3,
used for receiving email. Okay, then port 80 is ginagamit naman yan, syempre, sa website. Okay, HTTP at saka HTTPS. So, ang pinagkaiba lang nitong HTTP at saka HTTPS, si HTTP, yung connection yan, parang telnet at saka SSH lang din, no? Si HTTP, hindi encrypted yung mga data na nilalapat mo o binibigay mo dun sa website. So, for example, nag-login ka, may kita yon within the network. Unlike sa HTTPS, once na nag-login ka, encrypted siya. So, hindi na siya nakikita. Although, meron na tayong tinatawag na SSL stripping, pero I think mas mapapabagal natin yung hacker once na gumamit tayo ng HTTPS. Yeah. Then, ito namang port 139. Is ginagamit naman for file printing and sharing. Ito rin, 445, ganun din. And mostly sa SMB din yun. Itong 3389 is mostly for RDP, Remote Desktop, RDP, Remote Desktop Protocol, Remote Desktop, ayan. So, Remote Desktop Protocol, ginagamit din siya for remote connection, mostly sa Microsoft. So, ayan, sa pagkocontrol, parang TeamViewer, ayan. Halimbawa, if ever na hindi, wala kayong masyadong nakita doon sa top 10, pwede kayong mag-adjust pa ng mas madami, no? For example, 20. So, kanina, tapos na tayo dito sa NetBIOS. And so, may mga nadagdag tayo rito, which is yung sa MySQL, HTTP Proxy, VNC, IMAP. Ayan. So, ayan. If ever na wala kayong nakita doon sa top 10, ayan. So, okay na. Alam mo na kung ano yung mga common ports. So, ngayon, ano naman ang next na dapat natin gawin once na alam na natin kung ano yung mga common ports doon? So, halimbawa, dito sa findings natin last video, last hands-on lesson, ano sa tingin nyo dito yung mga common ports or nasa top 10 common ports? So, port 21, check. FTP, SSH, check, Telnet, check, SMTP, check, HTTP, check, NetBIOS, SSN, check, NetBIOS, SSN, check, ayon. So, ayan yung mga common na ports. Meron pa yan sa ibaba. If ever natitignan nyo yung mga service na ano, may mga FTP din and another HTTP. So, ayan siya guys, no? At least, mas napapaliit natin kung saan kayo dapat mag-focus. Okay? Saan kayo dapat mag-focus. So, ngayon, ano naman? Ano naman kung nakita na natin kung ano yung mga ano na to? Yung mga open na ports o yung mga common na ports. So, for example, dito sa gagawin natin, for example, i-enumerate natin ang FTP. So, dito, tuturuan ko kayo ng pag-enumerate ng mga common na ports o yung mga kadalasan no, na ports. Ito yung pinaka-general. Pero, sa bawat port, marami pang karagdagang iba't ibang mga klaseng strategy para ma-enumerate sila. Okay? Yun yung itatackle natin sa next video. Pero this time, yung general lang. And ang general, mostly, discover the software and the version running on that port and search for an existing vulnerability for it. Okay? So, paano natin gagawin yan? So, for example, sa FTP, which is port 21, pwede kayong gumamit. If ever na halimbawa, mabagal ang internet ninyo, huwag kayong mag-alala kasi si Kali is meron siyang database ng mga exploit. So, ang tawag natin dito is yung search exploit. Okay? Ito siya. And paano gamitin si search exploit? So, for example, ang nakita natin dito is si port FTP daw is VSFTP D2.3.4. Ayun yung, ang software niya, ang software na nagra-run dito sa FTP na port is VSFTPD. Okay? And ang version is 2.3.4. Okay. So, ngayon, pwede mong gawin is ganito. Search exploit, tapos ilagay mo yung name ng software. So, ano yung name ng software ulit? VSFTPD. VSFTPD. Okay? Then, para mas maging lumiit yung resulta no, na lalabas dito, pwede mong ilagay yung mismong version. 2.3.4.
Okay, so enter natin. And tada! Meron tayong nakita na exploit na pwede natin gamitin. Okay? So, dito, since nasa enumeration pa lang tayo, i-take note lang muna natin to. Okay? Bakit? Kasi yung ibang mga hacker, once na meron agad silang nakitang exploit, nagda-dive in agad sila sa ganito. Okay? Pero, sa enumeration, mas maganda na strategy for me, makita muna yung kabuuan na halimbawa isa port FTP, ito yung ano, okay, sa kilista natin, ito yung exploit, okay, sa SSH, oh, ito yung exploit, para makita mo dun sa mga exploit na yon ano yung mas madaling i-exploit. Kasi baka ito, mas mahirap pala kumpara dun sa ibang port na mas madali pala. Okay? Okay ba yon? So, ganun siya. Ganun yung strategy natin. So, in our next video, pag-uusapan natin no, kung paano i-enumerate yung bawat port na to. Bukod dun sa pag-alam ng software tsaka version and sa paghahanap ng vulnerability through searchploit. Or, actually, hindi lang searchploit, no? Pwede rin Google. Kasi marami ka rin may kita dun sa Google. Ayun. So, ayun, guys. And I hope marami kayong natutunan, mga kaninja. And see you on our next video na hands-on.